So kanina lang napakinggan ko yung live program show niya at sinasabi niya gusto ko raw magpasikat. Well, let me clarify some things, Mr. Erwin Tulfo. Dati na akong sikat, okay? Pinasikat mo lang ako lalo dahil nalungkat mo ang mga nakaraan ko at sinisiraan mo ako sa taong bayan. Tanong kita, tama ba yun? Siraan ako? Hindi. Anong pagkakakilala mo sa akin, bebe? Siyempre, napakabait mo. Oh. Napakabad trip ko yung mga yan. Oh. See, guys, how my woman supports me? Because she knows me very well. Ha? Di ba kahit na ganito ako, ano, sabi mo, kahit ano? Kahit ganyan ka, baliw. Oh. Baliw daw siya, hindi naman siya baliw. Oh, see? Baliw daw ako, pero hindi naman ako baliw, si. Di ba, be? Sa tanungin kita, anong pagkakaalam mo sa talino ko? Sobrang talino. See, guys, that's my queen, how to treat his king. Kaya ikaw, Erwin Tulfo, huwag ka mag-insist na mga hatred dyan sa programa mo. Lalong-lalo na hugas kamay ka ngayon, parang hindi mo ako kilala. Pero nung binanggit mo ako last 2 days ago sa iyong program, paano mo ko siraan all over the Philippine television and on your YouTube channel na may ginawa ko sana, oy, kung gusto mong malaman ang tungkol sa akin, do your research, okay? Di ba nga kayo, may kaso kayong pending na nasa Senado? Graft and corruption, anong pagkakaintindi mo sa graft and corruption? Malay ko yan. Hindi mo alam yun, yung nagnakaw sa kaban ng bayan? Sobra yun. Sobra yun, di ba? Ikaw, tanungin kita bilang Filipino citizen, bebe. Tanungin lang kita, graft and corruption, di ba pag nanakaw sa kaban ng bayan, hindi ka ba mababadrip doon? Siyempre, mababadrip ako nun. Sino kaya ang tunay na kriminal? Hindi siya. Oo. Oh. See, very basic, huwag kayo magmalines, Erwin Tulfo, ha? May kaso kayo, tapos siniraan niyo ako, tapos ako sa kaso ko, napatunayan kong absuelto ako, at malinis at inosente ako. Sige na, be. Nahistorbo ko yung bebe ko, eh. May gagawin pa, eh. Okay? Yun lang ang gusto kong klaruhin sa inyo, ah. Hindi ako masamang kapareha sa buhay. Sinusuportahan ako ng reyna ko. Pangalawa, Erwin Tulfo, hindi ako mapanirang tao. At lalo na bago ka magmalinis at tumira ng mga tao, siguraduhin mong ikaw malinis ka, ha? Di ba nga, pinagkalulu mo yung mga kapatid mo at naguhugas kamay ka na hindi ka kasangkot sa graft and corruption na kaso nila? Bakit ba? Di ba? Utal-utal ka pa kanina, di mo ko mabanggit ang pangalan ko at sinasabi mo magpapasikat lamang ako. Hoy, re-remind lang kita, okay? Binanggit mo ang pangalan ko last 2 days ago sa programa mo at sinisiraan mo ako sa taong bayan at kausap mong Pampideya Director at anong mga binitawang mo salita doon kung nagdodroga ba ako at may saltik ako. Hoy, tara pa drug test tayo, ha? At pa psychological test and IQ test. Tingnan natin sinong babagsak, baka ikaw pa ang bumagsak. Alam mo, dapat ang mga tao sa iyo hindi na maniwala, eh. Bakit ka mo? Namimigay kayo ng pera, napakaraming pera, limpak-limpak sa inyong programa. Saan galing? Sa kaban ng bayan? Ninegosyo nyo? Pinatubo nyo? Ngayon binabalik nyo? Di ba nga, meron ako nabasang statement sa article about your cases, eh. Na kahit bayaran nyo ang perang ninakaw nyo, hindi kayo maabsuelto sa kaso ninyo. Tsaka, huwag mong idamay-damay yung pangulo natin na si Duterte. Napakatalinong tao nun. Kahit sumipsip ka pa sa kanya, hindi niya makakalimutan ng katarantaduan at kabubuhang ginawa mo na pagdispalko at pagnanakaw ng pera ng bayan. Hindi ka babango sa mata niya. Matalinong tao si Duterte. Abusado ka, malapit ka na. Abusado kang tao ka. Bawal ang abuso sa mundo. Huwag ka magsiga-sigaan dahil hindi ka tunay na siga. Ha? Ako, siga talaga ako. Wala akong pakialam, yo. Tapos ginayon pa yung slogan ko, peace out, yo. Hindi mo masabi pangalan ko, yo. Kasi ang bobo mo, yo. Ang ina mo, Erwin Tulfo. Tanda mo, ha. Kayong nasa taas, hindi nyo na mababagsak ang nasa baba na. Kayo pa ang mismong bumagsak sa level ko. Kaya kayo nagkakaganyan. Let me remind you one more thing. Okay? Pumunta ka ng Kalinga. Gusto mong alamin yung kaso ko kung tapos? At tingnan natin gaano ako tratuhin at kamahal ng mga tao doon dahil marespeto akong tao. Gusto mo malaman ang pagkatao ko talaga? Pumunta ka ng Angeles City, baka baklang bakla ka na sa akin dahil sa gwapo kong ito. Ha? Pumunta ka ng Angeles City at makikita mo gaano ako kakarisma sa mga tao dito. Ha? Wala akong ginagarabyadong tao, hindi katulad ninyo. Akala ng mga tao, dami niyong ginawang kabutihan dito sa Pilipinas, pero pinaglarakawan niyo kami ng pera.